Magandang umaga po sa ating lahat. Dalangin ko po na tayo ngayong umagang ito o anumang oras po natin matutunghayan ang programang ito ay nasa mabuti po tayong kalagayan at patuloy po tayong pinapatnubayan ng ating Panginoon. Welcome po sa ating araw-araw na pagpapala. Talaga naman po ang Diyos ay hindi po nauubusan. Bawat araw ay meron po siyang nakalaang pagpapala po sa ating lahat. Amen. So tayo po muna ay manalangin bago po tayo magsimula. Panginoon, marami pong salamat sa iyong patnubay sa amin. Salamat po o Diyos na ang mga salita mo ang siyang nagbibigay ng direksyon sa aming mga buhay. Nababatid po namin ang mga bagay na importante sa iyo, Panginoon, at maging makumbaluhan ang aming buhay. Salamat po o Diyos. Salamat po na patuloy na i-reach out mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dalangin po namin ang salita mo ay magbigay ng patnubay sa amin sa araw po na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen, amen, amen. So yung title po ng ating pag-aaralan ngayong umagang ito is The Most Important Things in Life. No, so kung tatanungin po tayo kung ano yung pinaka-importante no, sa buhay po natin, I'm sure iba-iba po yung isasagot natin dahil sa totoo lang naman po, no, iba-iba yung mga pinahahalagahan po natin sa buhay. And some would say, no, pwede po nasabihin natin yung pamilya natin. Yung iba naman po sa atin, probably yung mahalaga sa atin, yung trabaho natin. Of course, mahalaga rin po yan. And others would say, no, yung iba pong mga naglilingkod sa Panginoon, mga Kristiyano, no, mga leaders ng Panginoon, yung ministry po natin, no, ay isa ring bagay na mahalaga po sa atin o mga bagay na pinahahalagahan po natin. O may mga iba pa pong bagay, no, na pwedeng pinahahalagahan po ng isang tao, no. I'm sure no, marami po tayo dyan. Probably yung mga pangarap natin, no, yung mga pinupurso natin. These are the things na mahalaga sa atin at walang pwedeng magsabi na hindi po yan mahalaga. Lahat po yan ay valid na importante, no, sa ating buhay. Pero sabi po sa Matthew 6:21 sa Amplified Bible, "For where your treasure is, there your heart and your wishes, your desires, that on which your life centers will be also." Sa The Passion Translation, ang ganda rin po ng pagkakasabi dito, "For your heart will always pursue what you esteem as your treasure." Amen. So ang sabi po dito ay nandun ang puso natin, no, sa mga bagay na mahalaga sa atin o ang buhay natin ay nasa mga bagay na pinahahalagahan po natin, no? At sabi din po, no, ay usually yung pursuit natin sa buhay o yung mga talagang the things that drives us, no, yung mga bagay na nagmamotivate sa atin, nag-i-inspire sa atin, o yung mga priorities natin is toward the things that we treasure. Talaga naman po, di ba, yung mahalaga sa atin, no, yung pinaka-iibig natin, yun yung pinaglalaanan natin ng ating lakas, no, ng pag-iisip, no, at yung ating drive, no, bilang isang individual. And considering ito pong verse na binasa po natin, it came to me na ang mahalaga sa atin ay may kinalaman sa direksyon ng buhay natin at sa magiging kinabukasan po natin. Totoo yan, no? Kasi syempre kung ano yung tinatahak mo, yung pursuit mo, no? Yun yung kapupuntahan mo o kahahantungan mo. Tama po ba, no? Kung talagang tayo ay hardworking, kung talagang tayo ay nagsusumika para matupad yung pangarap natin, then we will be successful o makakarating tayo doon talaga sa gusto nating ma-achieve, no, sa buhay natin. Kaya po yung admonition sa Philippians 1:9-11 sa NIV, ang sabi po dito, "And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ,
filled with the fruit of righteousness that comes through Christ Jesus to the glory and praise of God. Alam niyo po yung salitang to discern what is best, no? Was translated, no, with other versions. Ang sabi po doon, to learn what is important or excellent. Yung ma-discern daw po natin, na ibig sabihin daw po nito, ay matutunan natin, no? Ano daw po yung importante at ano yung mga excellenting mga bagay na dapat po nating tahakin, no? O dapat bigyan natin ng mga pagpapahalaga. So, may mga points po ako na nais na sabihin sa inyo. Yung point number one dito is, malinaw po na sinasabi na ang ating pag-ibig sa Diyos, no? Ay dapat ito po yung importanteng bagay sa atin, no? Pag nabubuhay po tayo, no, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nahahayag, no, sa ating mga kalooban, at ito yung nagiging daan para mabatid po natin ang pinakamahalaga sa ating buhay at kinabukasan. Pag pumaayos yung relationship natin sa ating Panginoon, at habang tayo yung nagsisik, no, kung ano yung kalooban niya sa atin, no, lalo pa pong mas nadidiscover natin, no, ito yung mga bagay na dapat nating gawin, ito yung mga bagay na hindi natin dapat pag-aksayahan ng panahon dahil ito yung mga bagay, no, na importante sa Panginoon at dapat po natin itong paglaanan ng prioridad at paglaanan po ng ating mga panahon at lakas. So habang lumalalim po yung ating pag-ibig sa Diyos ay nandun yung malalim nating pagnanasang malaman, no, ang mga bagay na importante sa buhay natin, no, sa Diyos lang naman po talaga natin malalaman, no, what are the important things na talaga naman pong nagmamatter, no, sa ating Panginoon, and of course, no, na mahalaga rin po sa buhay natin kasi alam niyo po, no, napakaganda na hindi na tayo magsayang pa ng panahon. Ibig sabihin ko ano yung importante sa Diyos as we discover them habang yun ay inihahayag sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, yung mga less important things ay hindi na po natin napag-uukulan o hindi na natin napag-aaksayahan pa ng panahon o ng mga oras. At yung mga importante naman po, no, yun yung nagagawa natin. So, naguugat po, no, sa relasyon natin sa Diyos, sa pagpapahalaga natin sa Panginoon, ang lahat ng mga bagay na pinag-uukulan po natin ng panahon sa bawat araw sa atin pong buhay. So that is how we learn what is important in life. Inaalam po natin ang mahalaga sa atin pong Panginoon. And then number two, minsan din, nalalaman po natin yung pinakamahalaga sa buhay pag tayo ay dumadaan sa mga adversities, no? Alam niyo po, some say we learn more about life from adversity than prosperity. Minsan daw po o kadalasan, mas natututo tayo sa mga panahon na meron po tayong mga challenges, may mga circumstances na probably, no, nasusubok yung ating pananampalataya kaysa daw po sa mga panahon na okay naman, maalwa naman, hindi po ba, no? So pag may mga times na tayo po yung na-challenge, no, doon natin natututunan yung kaparaanan ng ating Panginoon at alam niyo po, no, yun yung pinakamaganda, no, hindi po tayo may spare sa mga pwede nating mga may mga problema na pinagdadaanan tayo, may mga challenges tayo, iba-iba po yung mga pinagdadaanan natin, may mga adversities, no, pero hindi po natin maikukumpara minsan, no, yung lesson na natututunan natin sa mga pagkakataon na yon. And perhaps we are more teachable, probably kaya nga po mas meron tayong mga natututunan kasi we are more teachable din, no, sa mga panahon na basag yung puso natin at mas malambot probably ang puso natin, no, kung tayo po ay may mga pinagdadaan ng mga situations na parang hindi mo nakakayanan sa sarili mong lakas, no, at lagi kang nagsisik sa Panginoon at humihingi, no, ng kanyang patnubay, no, ng kanyang gabay, and more or less, no, na assess mo, no, sa mga pinagdadaanan mo, no, kung ano yung mga bagay na nais ng Panginoon
na mangyari, no, or maging outcome, no, out of yung mga situations na pinagdadaanan po natin. Amen. Kasi pagminsan po pagka wala na tayong ibang pwedeng balingan or puntahan, 'di ba? Ang Diyos po yung ating nasusulingan, no? Ang Diyos po yung yun talagang sumasambot sa atin at ang Diyos po no, talaga ay tinuturuan tayo ng mga bagay, no, na mas makabubuti po at mas mainam para po sa atin. Number three, I believe also that each time we pray and open the Bible, that the Holy Spirit helps us to understand fully what is His good, what is pleasing and acceptable will of God, o ang mga bagay na mas importante sa Kanya para sa ating mga buhay. Totoo po yan, di ba? Pag minsan hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo, manalangin ka, di ba? At magbasa ka ng Bible and masusumpungan mo ang talagang kalooban ng Panginoon, ano yung importante. No? Minsan, may mga issues tayo, probably, no? Halimbawa, may mga couples na may mga usapin tungkol sa pananalapi. Pero sa Diyos, nagmamatter, no? Higit ang relationship, no? Kesa sa mga bagay lang na material sa mundong ito. And from there, di ba, nagagabayan tayo ng Panginoon and we realize, no, na mahalaga, no? Na i-person natin yung mga bagay na mahalaga din sa ating Panginoon at nasisave, no? Ano man yung mga relationship na meron tayo. So tayo po, no? Ano sa palagay natin yung importanteng bagay sa buhay natin? No? For me, I believe the most important things in life is yung relationship po natin sa Panginoon. And everything else will fall at the right place sa buhay po natin. Yan po ay ano ko na, kumbaga parang tested ko na, no? All throughout the years na ako po ay sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon, no, na-realize ko po na ang pinaka-importanting relasyon na meron po tayo at a treasure sa buhay natin ay ang relasyon po natin sa ating Panginoon. Totoo po yan, no? Hindi naman po nangangahulugan, no, na ito lang yung mahalaga, no? Mahalaga din po sa Diyos ang mga bagay na mahalaga sa atin, tulad ng mga pangarap natin, yung welfare ng pamilya natin, mga bagay na magpapasaya at magsisecure sa atin. But the Word of God is giving emphasis na ang Diyos po, no, ito yung pinakamahalaga, no, para sa lahat ng bagay sa buhay natin. At yung mga iba pong bagay, no, ay darating na lang, no, at magiging maayos pag po talagang inuna natin ang Panginoon at talaga namang pinagtuunan natin ng panahon ang mapagbuti po natin yung relationship natin sa Lord. Alam niyo po yung buhay natin, hindi madali. Tama po ba? No, every now and then, may mga challenges tayong kinakaharap, no, at alam niyo po, talagang napaka-importante ng meron po tayong matibay na pinanghahawakan, no, ang atin pong Panginoon na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, bibigyan tayo ng kalakasan sa buhay natin. Amen? So, pag po may mga troubles tayo, talagang kapit lang sa Panginoon, no, at talagang makita natin ano yung mga bagay na pinahalagahan ng Panginoon. At kung ang Diyos yung nandun sa sitwasyon na yon, i-search po natin ano yung gagawin ng Panginoon at ano yung dapat din po, no, na mabatid natin, na magawa natin para ma-resolve yung mga problema na kinakaharap po natin. So sabi po sa Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Napakaganda pong assurance nito. Tama po ba? Kasi minsan, di po ba, na minsan ano eh, parang baliktad, no? Pero dito minumungkahi po, no, ng scripture na ito na tayo po'y makapamuhay ayon sa order na ito ng pagpapahalaga. Ito po'y ang una, ang pagpapahalaga natin sa Diyos at sa Kanyang katwiran, no? Saliksikin po natin ng Diyos, ibigin natin ng Diyos at saliksikin po natin ang Kanyang katwiran. At sinabi po dito at susunod na lang ang iba pang mahalaga sa atin.
Amen. So napakaganda po, 'di ba, na tayo po ay nabubuhay, no, ayon po sa mga tinatagubili ng salita ng Diyos at na nagagabayan po tayo kasi minsan 'yun pong mga bagay na hindi malaga, minsan 'yun po yung nagagawa natin at napag-aaksayan po ng ating mga oras at ng mga pag-iisip at ng ating lakas, di po ba? At minsan naman yung mga importante, minsan nane-neglect natin o yung mga bagay na hindi po natin talaga napu-pursue or minsan parang napapabayaan natin o minsan, no, yung mga bagay na importante sa Panginoon, minsan hindi natin yun nagagawa. So nakakahinayang po minsan ang buhay natin, di ba, na sa haba-haba ng buhay natin, minsan hindi pala natin nagawa, no, o nabigyang pagpapahalaga yung mga bagay na mahalaga sa atin pong Panginoon. So I pray na kahit po sa maikling panahon na tayo po ay nakapakinig ngayong umagang ito, ay masiyasat po natin yung puso natin. Probably nandun tayo sa sitwasyon, di ba, na parang wala sa ayos yung prioridad natin or magulo yung mga bagay na pinahahalagahan natin. Kaya minsan magulo na rin yung pag-iisip natin at magulo yung buhay natin. So iayos po natin, tayo lumapit sa Panginoon at hayaan po niya natin ang Diyos na ayusin po yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Baka minsan yung pinaka-importante, yun po yung nawawala, no, yun po yung missing piece sa buhay natin, which is yung relationship natin sa Panginoon at yung pursuit natin sa mga bagay na mahalaga sa Kanya. So tayo pong lahat ay manalangin sa oras po na ito. Tayo po ay sama-samang dumulog sa atin pong Panginoon. Taas po natin ating mga kamay kung nasan man po tayo at tayo po ay makipag-ugnayan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ito. Panginoon, salamat po o Diyos na sa oras na ito, kami kinakausap mo, Panginoon. Inaayos mo ang order of Lord, yung priorities ng buhay namin. Maging yung mga bagay na mahalaga sa amin, Panginoon. Salamat po na masuri namin ito base sa iyong mga salita, Lord, at magawa namin at mabigyang pansin namin at panahon ang mga bagay na importante sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na Lord, kung uunahin ka namin at ang inyong katwiran, lahat po ng bagay na mahalaga sa amin ay mahalaga rin sa iyo, Panginoon, at ipagkakaloob mo po ito sa amin. Lord, salamat po. Hayaan mo, Lord, na sa panahon po na ito ay hindi namin masayang yung buhay namin na magugol ito sa mga bagay na less important o hindi nagmamatter sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, kinoconfess namin na ikaw ang maging sentro ng buhay namin. Ikaw ang maging sentro ng lahat ng aming gagawin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong patnubay. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, na lagi po naming, Lord, malaman, mabatid, ano yung pinakamabuti at pinakamainam, Panginoon, what is good, pleasing, and acceptable will of God. We thank you, we bless you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. God bless you!